Guys, welcome to Unicorn Princess Taro. So, paalala lang na pwedeng hindi mag-resonate sa lahat ito, sa lahat ng Capricorn. So, kung magre-resonate sa ito, nakukuha mo yung istorya at nakaka-relate ka para sa ito. Kung hindi naman, okay lang din. Baka next time, yung energy naman ninyo ang makuha ko. So, ito po. Kanina, inayos ko na yung cards para sa inyo para masimula na natin yung reading niya. So, nakikita ko dito merong third-party relationship na nangyayari. At meron ditong group of Capricorn na either ikaw o yung kung sino man na nasa isip mo, hindi na siya naghihintay. No longer waiting. Yun ang nakikita ko dito. Meron ditong pagbabago. I-clarify lang na natin itong Three of Swords in reverse. Ka lang. Ito kasi ang unang lumabas sa card nyo kanina nung aking kinuha yung before mag-start yung video. This means third party relationship. Sobrang painful nitong experience mo ngayon, Capricorn. May nakikita ko nasasaktan ka ng sobra. Hindi lang sobrang sakit. Minsan may time na mag-isa ka. Sobrang lungkot mo. Yun ang nakikita ko. Oo. Sobrang lungkot nitong third-party relationship. Clarified with the Six of Swords. Sobrang lungkot mo. Yun, iniisip niyo na umalis. Parang ganun. Umalis na lang. Mag-isa na lang. I-leave na lang itong... Either umalis sa bahay, kung sino man yung kakoneksyon mo, or umalis dito sa taong iniisip mo. Natigilan mo na tong kahibangan mo sa kanya, parang ganun. Kasi you're already married. You know? Dito sa taong, gusto mo umalis dito sa taong, clarify ba yan? King of Pentacles, gusto mo nang umalis dito sa taong kung kanino ka masaya. Yun ang nakikita ko. If this is a long distance relationship, kung sino yung kachat mo ngayon or katext mo ngayon at sa kanya ka masaya, gusto mo na umalis sa kanya. Sobrang lungkot. Parang part of you gusto nang umalis dito sa taong to. Gusto mo na talaga. Actually, kasi nga, this is a third party relationship eh. Either may anak kayo or buntis ka or kasal kayo. Kaya, nitong karelasyon mo na kung bakit aalis ka dun sa third party involved. Legal matter, parang ganun. So, nakikita ko dito sa The Hanged Man, in reverse, meron sa inyo ayaw nang maghintay. Ayaw nang maghintay. Gusto na lang, kung naghihintay ka, parang, kasi before parang you're waiting na mangyari tong relationship nyo, which is alam mo namang not possible. Parang hahanapin mo na lang yung sarili mo ngayon. Sobrang sakit ng pinagdadaanan nyo na nakikita ko ngayon, Capricorn. Oo. I feel this, ito yung tao na kung sino yung nasa isip mo ngayon. Gusto ka niyang i-offeran ng love or commitment, pero hindi nga possible. Diba? Kasi meron ka pang karelasyon. So, punta naman tayo sa The Wheel of Year. The Wheel of the Year. Ayan. Sobrang sakit ng nararamdaman mo ngayon. Nakikita ko, hindi ka na ano. Oo. Nakikita mo tong relasyon nyo. Pangarap na lang. Nakikita mo tong relasyon na to. The Wheel of the Year is change, actually. Change to. Iwasan ang pagtatalo, ha? Mm-mm. Gusto mo na lang maging masaya with this Knight of Wands. Long distance tong, I see long distance relationship dito sa third party involved.
if this is not a third party relationship, kaibigan mo to, pero mutual ang feelings nyo sa isa't isa. Siya yung nasa isip mo, siya yung nasa puso mo. At saka, siya yung nagpapa, sabihin na tong, nagiging positive ang nagiging maganda or nagiging mas maayos kang nilalang or tao dahil sa kanya. Pero yun nga, ayaw mo ng pagbabago. Either hindi ka makaalis dito sa karelasyon mo ngayon, kaya itong pagbabagong to, not possible. Punta na tayo dito kasi sa Seven of Swords. Ang nakikita ko dito sa Seven of Swords, meron kang tinatago. Ano yung tinatago na yun? Clarify natin. Shuffle ko lang yung cards. Ano yung tinatago ni Capricorn? Or nung either you or... Okay. Ayaw mo talaga ng change, oh. With the Tower of Reverse, ayaw mong i-leave kung sino man yung kasama mo ngayon. Ayaw mong umalis sa relasyon na yun. Maybe kasi nga, kasal kayo. Or kung may anak kayo. Or kung buntis ka, buntis ka. Parang ganun. Kaya hindi ka makalis. Kaya ayaw mo. Ayaw mo ng pagbabago. Ayaw mo ng change. The Tower in Reverse. Tower, possibly, kung naka-upright siya, dapat yan, may changes. Pero ayaw mo ng change. Nakatali ka. Parang ganun. Nakikita ko sa'yo, Capricorn. Oh. Meron ka tinatago. Ayaw mo mag-live sa family mo. With this Ten of Pentacles, this is family. Pero aminin na natin, Capricorn, na kailangan talaga na kung gusto mong mag-work itong relationship mo with this third party, kailangan mo talagang umalis. Marami kang nasasayang. Marami, meron dito nanghihinayang. Nakikita ko ng Capricorn dito, group of Capricorn na nanghihinayang. Kasi nga, dito sa relasyon na to, or regrets, hindi siya yung pinili mo at the first place. Diba? This is the Chariot in Reverse and Magician in Reverse. Oh, nakikita ko dito parang kaya mo karelasyon tong taong to, etong kasama mo ngayon. Eh kasi niloko ka niya, or either tinrick ka niya, or paano pa sasabihin ito? Inuto ka niya. Or nabuntis ka niya. Kung ikaw ay buntis ngayon, nabuntis ka lang niya. Parang ganun. Pero wala kang magagawa. Ayaw mo tumakbo kung kanino ka talaga, kung sino talagang laman ng puso mo. Ayaw mo ng changes. Or kung gusto mo, not possible. Hindi posible. Yun ang nakikita ko. Nakikita kong taong to, nakarelasyon mo ngayon, dominant siya in relationship. Dominant siya in relationship. Saka parang anytime pwede siya mag-erupt eh. Sabihin, anytime pwede sumapog yung mga hinanakit niya. With this Nine of Pentacles, kung ikaw ay buntis, mag-ingat ka, possible na ikaw ay malaglagan, makunan, mag-ingat. Oo. With confirmed na, ay confirmed, clarified by the Empress in Reverse. Napakaganda sana nitong the Empress kung ito ay nakaganyan, no? Naka-upright, pero naka-reverse siya. So, kung ikaw nagbubuntis, mahalagaan mo yung sarili mo. Mag-ingat ka. Doble-dobling ingat, Capricorn, ha? Sa pag-iisip mo masyado, nakapapabayaan mo na yung kalusugan mo sa pag-iisip mo dito sa taong to, kung sino man tong iniisip mo. Hindi ka makakakuha ng judgment. Hindi, with the justice card, hindi ka makapag-desisyon sa kakaisip mo, kasi dalawang tao iniisip mo, hindi ka makapag-desisyon, napapabayaan mo ang sarili mo, Capricorn, sobrang nasasaktan ka ngayon. Advice ko sa'yo, ingatan mo ang sarili mo. Iwasan ang pagtatalo with this Five of Swords.
Iwasan yung pakipagtalo. Another, the tower in reverse. Sobrang painful ng experiences nyo. Etong pagtatalong to, magkakos lang to ng wala lang. Magsasama lang loob mo. Wala pa rin pagbabagong mangyayari. Hindi, wala pa rin aalis. Wala pa rin aalis sa relasyon na to. Sa third party relationship na to. Queen of Cups. Wala pa rin. Hindi ka pa rin magi-give in kung ano may nararamdaman mo. So, punta na tayo sa Six of Swords. Six of Swords is moving on. Nagmo-move on ka na. Ayaw mo na siyang isipin eh. Kung sino to nasa isip mo. Ayaw mo na siyang isipin. Gusto mo na mag-move on. Napakatagal nga lang itong moving on stage nito kasi sobra-sobra ang feelings mo sa kanya, ang pagmamahal mo sa kanya. At ganun din naman siya sa'yo. Sobra-sobra din ang pagmamahal niya sa'yo. Capricorn. Nagmo-move on ka na, parang... Sige na. Kakalimutan ko na itong kung sino nagpapasaya talaga sa akin. Kung sino talagang... Parang ganun ang feeling dito. Kakalimutan mo na yung kaligayahan mo. Kung may pamilya, kung pamilyado ka para sa pamilya mo. Parang ganun. Pero advice sa'yo dito, maghintay ka lang. Be patient. Be patient, sabi Capricorn. Hindi man... Oh my gosh. Ano to? Clarify the King of Wands in reverse, please. Seven of Cups. Iniisip ka rin itong taong to. Si third party. Kung sino yung nasa isip mo ngayon. Iniisip ka rin niya. Nakikita ko marami siyang option eh. Pero ikaw ang pinipili niya. Pwedeng maraming babae or lalaki na pumapalibot sa kanya. Pero ikaw nasa puso't isipan niya. Hindi mawawala yung pagmamahal niya sa'yo. Basta-basta. Ayun nga lang, with this the Fool in reverse, hindi siya willing to take the risk. Hindi siya... Kumbaga... Parang hindi siya tatalon. Parang ganun. Hindi siya tatalon. Hindi siya magre-risk dito sa relationship niyo. Hindi siya gagawa ng paraan. Parang ganun. With the Emperor in reverse, hanggang isip lang muna siya din ngayon, hindi siya gumagawa ng paraan. Pwedeng tinatago niya yung, kung meron ditong group of Capricorn, dito sa third party relationship na to, tinatago yung kanyang pagmamahal or hindi pa niya sinasabi. Silent lang siya. At saka hindi kanya ma-offera ng stability. Ngayon, as of now. Hindi niya, kung ano yung gusto niyang i-offer, kung commitment, hindi niya pa yun ibibigay sa'yo ngayon. Hindi ka pa niya bibigyan ng, hindi pa niya sasabihin sa'yo, oh, pwede, mahal kita, ganito, ganyan, pwede ba maging tayo? Hindi pa. Kung yun yung hinihintay mo, hindi pa niya yun sasabihin. With this two of pentacles, may pangihinayang. Maybe before kasi, mahal ka na niya, pero naunahan siya. Parang ganun ba ang nangyayari? Pero kung hindi man ganun, basta nanghihinayang siya kasi hindi kayo. Yun na feel ko sa energy ng kakonect mo ngayon, Capricorn. With the Hermit, clarified by the Two of Cups in reverse, Four of Cups. Iniisip mo, hindi posibleng, hindi talaga magiging kayo. Walang possibility, hanggang isip lang to. Although gustong-gusto mo siya, nagde-daydreaming ka sa kanya, mahal na mahal mo siya,
pero hindi magiging kayo, hindi posibleng maging kayo. Yun ang nasa isip mo ngayon with the hermit. Positive. Eight of Wands. Positive ang Eight of Wands eh. Okay. Hindi mo iiwan tong third party relationship na to. I mean, kung yung asawa mo or kalivin mo or karelasyon mo ngayon, hindi mo siya iiwan. Mananatili to. Tatlo pa rin kayo. Wait lang guys, nalaglag yung card. Ayan. Mananatili yung sakit, mananatiling may tinatago. Dito. With the Four of Swords. Mananatili lang yan. With this five of wands in reverse. Meron sa inyo hindi nalalaban. Clarify natin ha. Nakikita ko dito may Virgo, Sagittarius, Aquarius. Nakikita ko dito. Nakakonnect mo. Aries. Three of Pentacles. Hindi na niya, ito yung person mo, hindi na niya ipaglalaban tong relationship niya. Yun yung hindi niya na ilalaban. Kung gusto ka niya, I'm sorry to say, ayaw, kumbaga sa feeling niya, hindi niya na ipaglalaban. Pero, malinaw sa isip niya, ikaw ang gusto niya. Malinaw sa puso at isipan niya, ikaw ang gusto niya. Mahal na mahal ka niya. Gusto niya ng pamilya sa'yo. Maliwanag ang isip niya na ikaw ang gusto niya. Pero itatago niya na lang yon. Wala siyang lakas with the strength in reverse. Wala siyang lakas. Kung hindi niya pa nasasabi sa'yo, wala siyang lakas na sabihin sa'yo ito. Wala siyang... Oh my gosh. Capricorn, sobrang nasasaktan ako ngayon. Parang may sumasaksak sa puso ko ngayon, Capricorn. Nafe-feel ko yung energy niyo. Sobrang sakit ang pinagdadaanan mo ngayon. I'm sorry, Capricorn. Pero yung person mo, nawawala na siya ng lakas ng loob. Kung hindi pa niya nasasabi sa'yo, nawawalan siya ng lakas ng loob na sabihin sa'yo. Kung meron naman ng third party na nangyayari talaga ngayon, or nakikita kayo, or kung magkalayo kayo, open kayo sa isa, alam nyo, namahal nyo ang isa't isa. Pero I'm sorry to say, nawawalan na ng lakas ng loob ang iyong person o yung taong nasa isip mo ngayon. Punta na tayo sa outcome. Five of Cups in reverse. This is your energy. Sobrang nanghihinayan ka, sobrang nasasaktan ka, marami kang iniisip. Yung mga memories nyo sa isa't isa, minsan gusto mo na lang umalis. Minsan gusto mo na lang umalis. Gusto mo na lang iwan si partner mo ngayon. Gusto mo na lang makipaghiwalay, parang ganun. Pero hindi mo kaya. Sobrang risky. At ayaw mo mag-risk. Punta na tayo kay King of Cups in reverse. I feel this yung, ito yung kinakasama mo ngayon. Ito yung energy niya. I'm sorry. Ayan. Page of Wands. Ay, kita ko parang wala siyang pakialam. My gosh. Parang wala siyang pakialam sa'yo. Sige, gawin mo gusto mo. Akin ka. Parang ganun. Lasinggero ba tong taong to? Nakikita ko dito parang yung kinakasama mo ngayon, mahilig siyang uminom. Alis nang alis sa bahay. Parang wala sa katinuan.
Ito pala, kaya ayaw mo sa kanya. I'm sorry, Capricorn. Napunta ka sa maling tao. Masyado siyang parang isip bata. Umalis siya na umalis sa bahay, ah. Lagi. Punta na tayo dito kay, ano, ah. Knight of Wands in reverse. Ito na yung person na iniisip mo ngayon. Ito na yung totoong mahal mo. Iniisip ka din niya. Iniisip ka din niya. Bigla na laglag lang ang card ni Five of Pentacles. Sobrang nasasaktan siya. Sobrang mahal ka niya, Capricorn. Sobrang. Kaya lang hindi siya makagawa ng move ngayon. Hindi siya makapag-offer sa'yo ng commitment ngayon. Pero sobrang nasasaktan siya. Umiiyak siya sa gabi. Nararamdaman ko yung energy niya. Sobrang nasasaktan siya, Capricorn. Iniisip ka niya. Minsan kahit anong ginagawa niya. Kahit umiinom lang siya ng kape sa umaga. Ikaw ang nasa isip niya. Sobrang layo niya. I'm sorry, medyo hinihingal ako, medyo nasasaktan ako ngayon, Capricorn. Nakukuha ko yung energy ng person mo. Sobrang pag-iisip niya sa'yo. Oh my God. Oo. Ito yung gusto niya sabihin. Sana akin ka na lang. Sana nasa kamay kita ngayon. Masyado ako na, tumataas yung balahibo ko sa inyo, ha? Capricorn. Last energy. Ay, last, ano? Ace of Wands, nangyayari parang walang beginning na mangyayari sa inyo ngayon. Pero ikaw ang kumukompleto sa kanya. Yun yung mga gusto niya sabihin sa'yo ngayon, Capricorn. Kung nakikinig ka, kaya mo siyang kontakin. Pag kinontak mo siya, talagang kahit di niya sabihin, nasasaktan siya. Kasi hindi ka nagdidesisyon. Kasi hindi ka umaalis. Kung gusto mo mag-work to, umalis ka kung nasan ka ngayon. Kung gusto mo mag-work to. Gustong gusto niya mag-work to. Gustong gusto ka niya. Wait lang. Okay, Capricorn. So, punta na tayo sa iyong advice card. Please, paki-like and subscribe naman po ang ating channel, Unicorn Princess Tarot, para magtuloy-tuloy po ang ating reading. And na-appreciate ko nun sobra-sobra yan kasi sobrang bago pa lang ako sa YouTube. So, sobrang ma-appreciate ko po yun, Capricorn. Kung ila-like, si-share, at isa-subscribe mo ang aking channel. At matutuwa lalo ako kung i-hit mo ang bell button para mas ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. So, ito, advice card for Capricorn, please, spirit guides. A spiritual connection, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Love is all around you. There's love everywhere. All the time, simply acknowledge this as truth. Last card, romance. Lavish the one she loved with personal attention and affection. Kuha na lang ako last. Last na last, please. Okay. Act as your partner is here. So, oo nga, spiritually connected, maybe this is your soulmate, maybe this is your twin flame na nakuha natin kanina sa reading. Pero, ang advice dito, mamahalin nyo lang ang isa't isa kahit ilang taon pa ang lumipas. Mamahalin nyo talaga ang isa't isa. Mahal nyo talaga ang isa't isa. May feelings, may memories na hindi mawawala. Siya lang talaga nasa puso't isipan mo. Ganon din siya sa'yo. Magkaroon man siya ng kapartner, karelasyon na iba, ikaw pa rin talaga.
Love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Tanggapin mo yung feelings mo. Maging positive ka na lang. Huwag mo nang isipin na nasasaktan ka, nasasaktan ka. Huwag mo nang isipin na hindi kayo, hindi kayo. Mangyayari din in time. Kung talagang mangyayari yon. Pero as of now, mahalin mo sarili mo, mahalin mo kung mga taong nasa paligid mo, mga kaibigan mo. Wait lang guys, medyo ano. Okay, sorry about that. Mahalin mo yung mga nasa paligid mo. Yun ang advice ay dito. And then romance, in time, magiging kayo din. Nakikita ko nagko-connect kayo sa 5D, sa panaginip. Spiritually connected kayo. Merong kayo. Spiritually. Or sa past life nyo, naging kayo. So act as if your partner is here. Ayun nga, huwag ka malungkot na wala siya. Sa ngayon, maging positive ka na lang. Isipin mo na lang, kunwari kasama mo siya, ganun. Maging positive ka lang. Yun ang advice sa'yo, Capricorn. So thank you for watching. Please do like and subscribe. Maraming maraming salamat po. Unicorn Princess Taro. Bye-bye.